Hello po, ito naman po si Pinoy Espeña. Good morning po sa mga nanonood ng ating video. Ito po ang ating upgrade ng kusina na part 3 na po ito. At syempre po, gusto ko pong pasalamatan yung mga nanood ng ating huling video na part 2, part 1 tsaka yung demolition po. Ako po'y uling nagpapasalamat sa inyong salamat po. Ito nga po, makikita nyo yung ating kusina na marami na pong natapos at medyo nagkakaroon na siya ng mukha at maganda-ganda na siyang tignan. Ito po ay hapon na po ito. Ito po yung kaninang umaga ay inumpisahan na nilagay yung tape para po sa joint compound. Ito po ay isa pong uring papel po lamang na nakarolyo na parang masking tape ang itsura, pero wala pong pandikit ito. Kaya po sa mga gustong malaman kung anong tape ang ating binabanggit, tayo'y o kayo'y mag-message lang po sa atin at atin pong sasagutin. Ito na nga po, at lahat po ng ating mga tornilyo kailangan pong nakabaon yan na hindi po nakalabas yung ulo para pag nilagyan ng joint compound, siya po ay nakatago, hindi po siya nakabukol na makikita kahit na pinturahan po ng primer o kaya yung finishing na pinturahan. At saka yung ating opening, makikita nyo na nagka-corte na siya. Ito po ay meron na siyang kanto na hindi na katulad ng dati na masama pong tignan. Medyo mainit po ang panahon, kaya po sa umaga nilagay yung tape na binabanggit ko kanina. Kinapunan, pwede na pong applyan uli ng joint compound. Ito pong joint compound na binabanggit ko, ito po ay parang nagiging drywall po siya. Ang drywall po dito ay para pong chalk ang itsura, at ito po ay kulay puti. Dito na nga po, at makikita nyo si Brother Noel na iniisa-isa yung pagpapatch dun sa mga tornilyong nilagay. Sa lugar po na ito, yung laki po nito, ay nakaubos po ng libo-libong tornilyo para sa drywall. Ito po'y kinakailangan halos magdikit-dikit para po hindi malaglag yung drywall, lalo na po yung nasa ibabaw. Lalo na po pag may earthquake ay hindi po basta-basta matatanggal po ito. At hindi rin po ito lumolobo, hindi po katulad ng plywood. Pag tumatagal po, lalo na po sa ceiling, ito po ay lumolobo lalo pag mainit. Dito naman po makikita nyo po yung ating joint compound na nagdagdag muli doon sa karamihan. At kung makikita nyo nga po, basa pa yung karamihang corner o kaya yung kanto. Yan po ang indikasyon na kalalagay po lamang yung ating joint compound. Sa panahon ngayon, pag nilagyan nyo ng
umaga, siguro after lunch o kaya bago mag-lunch po, ay toyo na rin po ito. Tayo naman po ay magtungo dito sa kabila na ganun din po ang ginagawa. Na dati po ito yung main opening na ngayon po ay sarado na. Dito po sa lugar na to ay medyo po makapal po ang dinagay na joint compound dito. At kasi po medyo malalim po yung ating drywall dito sa lugar na to. Pero okay lang po at nahabol naman po. Kasi po itong lumang bahay po na ito, yung nakikita nyo pong dilaw na yan ay semento po yan. O kaya tinatawag po na finishing cement o kaya mortal ang tinatawag po dyan. Ang paggagawa po ng bahay noon at sa ngayon ay medyo nagkakalayo. At ngayon po ay medyo po magaan-gaan na ng konti. At hindi na po ginagamitan masyado yung loob ng semento. Karamihan po ay puro drywall. Ito naman po yung araw na nilihan na po yung lahat ng lugar at nilagyan na po siya ng texture. Kung makikita nyo po, nilagyan muna ng mga papel yung mga bintana para po hindi po malagyan ng texture. Yung texture po na ito, kung makikita nyo siya, meron pong hopper na ginagamit para po ibuga dito sa wall at saka ceiling para magkaroon po siya ng texture. At ngayon pong tuyo na yung texture, ito po ay ginagamitan ng malapad na putty knife at ito po ay ating po kinukuskus ng konti para po yung malalaking texture ay matanggal muna, tapos liyahin po ng bahagya yung pino po lamang. Ang paglalagay po ng texture medyo madugo po at ibig ko sabihin ito po ay madumi. Ito po ay kailangan po maglagay ng mga plastic para hindi po ito kung saan-saan po na-sprayan. Kailangan po yung kailangan yung takpan nyo po ng plastic o kaya po papel. Ito po, ilalapit po natin yung camera para po makikita nyo yung tsura ng texture. Yan po yung texture natin na in-spray po kahapon. Ito po ay in-sprayan kahapon po at ito po ay tuyo na. Yan po ang tsura ng texture. Ito po ay yung maliliit po lamang na yung upper natin ay pwede naman po siyang adjustin ng malalaki. At nang makita nyo nga si brother, ito po ay kanyang ini-scrape muna yung malalaki, tapos ililihain ulit ng pino na pangliha. Ito po ay hindi po binibigla ang paglagay din ng texture at hindi rin binibigla ang pang kuskus o kaya pang hagod ating mga putty knife kasi po medyo natatanggal yung maliliit naman.
ayaw po natin matanggal yung maliliit. Dito mo naman po ay pagkatapos pong mapino yung ating texture na konti, ating inapplyan naman kaagad ng primer. Itong kulay puti na to, ito po ay primer para po mag-seal po yung ating drywall na pag atin pong pinutura ng regular na paint o kaya tinta, hindi po sinisip-sip yung ating pintura. Kaya po nilalagyan muna natin ng primer ito. At saka po maganda po pag nilagyan ng primer bago po yung finishing paint natin. At katulad po ng aking sinabi doon sa simula nitong ating video, pag meron po kayong katanungan, pwede doon po kayong mag-comment o kaya sa aking email para po atin pong pag-uusapan kung ano po yung mga dapat na pag-usapan o kaya po meron kayong katanungan sa akin. Ako po ay nagpapasalamat muli sa ating mga viewers at syempre sa mga nanonood ng ating video. At syempre po huwag niyo pong kakalimutang mag-likes at mag-subscribe na rin. At huwag niyo pong kakalimutang manood o abangan yung susunod po nating video. Salamat po ulit.